Sige, ayan na, tumating na sila. Dalawang sun and dalawang moon. Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So sa video na to, medyo maganda-ganda yung gising natin kasi yung mga bagong speakers na naman tayo na iti-testing and syempre ito-torture. So kaka-unbox ko lang ito and then syempre ako rin yung mag-isa nagbuhat nito kahit sobrang bigat ng, especially yung dalawang ganyan, no? Yung D18 na 4 mags, 58 kilos ata yung ano niya, yung net weight, kaya medyo nahirapan ako magpaano dito. Mabuti na lang sa tabing kalsada lang yung garahe. And then madali i-load and unload yung mga bagay na kailangan buhatin, especially yung mga boxes na ganyan. Ayan, so medyo kayang-kaya ko naman kung mag-isa. Oo nga naman, kaya nga, pero masakit naman yung likod ko. So anyway, the speaker is provided by Sir LNL Pio from Barotac Bio po ito. So sa kanya po nanggaling yung mga speakers na to and pinatesting sa akin. So sabi niya naman kasi, pwede ko naman gawin yung kung ano yung gusto ko dito. Kaya siya na rin bahala kung ano mangyari dito. So shoutout sa iyo sir, LNL Pio from Barotac Bio. So by the way pala, yung pangalan ng shop niya is Pio Signal Electronic Store sa may poblasyon Barotac Viejo, Iloilo. So kung gusto niyo mag-order, meron po siya ng mga doon, mga kompleto po yan, may mga Joson products rin siya, amplifiers, and then syempre may mga speakers po siya, especially yung carbon series ni Joson, may stock po siya dyan. O kung gusto niyo man mag-direct kay Joson Saraon or Joson Phil. So syempre, kung material is made up of carbon fiber po yan sa lahat ng speakers, kahit 18 to 15. So sana meron sila, no? May 12 or 8 inches na version. Kasi karamihan dito na may sikat na is yung ano, yung maingay na motor. Daming motor na dumadaan dito. So yun, kakasabi ko lang. So sana meron siyang version ng 8 inches and then yung 12 inches. Kasi karamihan sikat dito sa Iloilo yung ano, yung 8 inches na D8. Yung sa DB Audio. Yeah, mas ano yun, mas I think mas mura ata kung maliliit na diameter yung carbon fiber and then mas matibay siya. So sa power naman or wattages, yung 15 inches na double magnet is meron 1800 watts. Yung 4 layer magnet na 15 inches is 2200. Ito naman yung double magnet na 18, which is meron siyang 2400. And yung 18 for mags naman is yung merong 2800. Medyo nagandaan ako sa basket ng D80, no? Kasi parang doble. Yan, mukhang maganda tignan. Compare natin sa D15. Parang ano lang, ito kasi karamihan ng basic design ng ano, ng basket sa Pinas. Yung ganyan yung... So kasi parang ganito yung mga basic na design ng basket sa Pilipinas. Yan, yung 6 na pilar na basket. Yan, yung common. Yan kasi mas maganda tignan para sa akin. Tignan natin kung matibay ito yung sa basket niya, kasi may nakita ko yung mga ganito, yung mga maliliit, in case na kung aksidente nating nahulog, may mga nababasag na frame. Meron rin na ano, na nahulog na yupi, and then syempre magdi-disalign yung cone natin, resulting to damage sa, or hindi na maganda yung galaw ng coil natin or sa sayad na. Yan yung isang factor kung hindi matibay yung frame natin or basket, madaling madisalign yung cone sa coil dito o sa butas dito. Yan yung isang problema dyan. Same thing rin sa magnet. Kung masyadong low quality yung glue natin and gagalaw yung magnet natin, isa rin yan sa mga nangyari kung sealed yung box natin kasi hindi makalabas yung init, kung magalaw yung ano, yung magnet. Meron na po siyang bolt na para secure talaga in case na mag-disalign yung magnet natin. Then syempre may ano po yan, may ring support. Ayan, may ring support na po yan. Ito yung spider niya, malambot. And then may parang may glue na sa, parang toy, basa pa. Ito yung 18, 3 layer to. Dalawa sa taas and then sa loob meron pa nito yung spider niya. Then syempre meron na niyang bolt yan, yung 18 inches para secure talaga yung magnet natin and hindi gagalaw in case man nga kung naiinitan yung likod or yung back plate, para hindi gagalaw yung magnet natin. So syempre, wala pa akong box para sa D18 natin, kaya hindi natin ma-demo. Yung ganito, yung 15 inch, ayan, try ko i-load dyan yung apat. Dalawang 2 mags and then dalawang 4 mags. So pero ano lang ngayon, hindi pa dumating yung ampli ko kaya
hindi pa tayo makaka-soundcheck niyan. So try lang natin i-load na 'yon. Ngayon pa darating yung ampli kaya hindi pa ko sure kung makaka-soundcheck ako ngayon. Kasi ikakabit ko muna para ready na tayo mag-soundcheck mamaya or bukas kasi Linggo bukas eh. Sana dumating ngayon yung ampli para matesting natin agad and ma-vlog natin ngayon na kapagana natin. Load ko na sa muna sa ano sa mga sa boxes niya which is yung Yamaha DXS series yan. Try natin diyan. Siyempre baka next time try natin sa MCB and then siyempre sa Turbo Sub. Pero yan lang muna diyan na muna natin i-testing habang naghihintay tayo ng amplifiers. So trinay ko yung ATN dito. Hindi kasha. Ano sa dito? Bangga dito. 15 inches lang talaga yung malagay natin dito kasi ito pa lang is 18 na eh. Hanggang dito hanggang dito. Kaya ano, sayad. So unahin natin yung 2 magnet. 15 inch. Pasok na yung dalawang 2 mags. Ayan. Carbon load yan. Yan yung sigurong mahirap yung mabigat yan kasi bahala na. Kaya na yung box. Buksan lang natin. Buti na naman screwdriver tayo. Ayan, nakabit na yung 4 and then syempre yung 4 mags medyo nahirapan ako sa 4 mags kasi baka may pit yung kamay ko pero yung ganito yung D18 siguro hindi pa natin matitest ngayon niya kasi wala pa tayong box na pakagamitan then syempre nag-iisip rin ako kung anong klaseng box yung gagamitin ko dito sa D18 na to or yung turbo, MCB or other boxes malalaman na lang natin yan kung ano yung box na gagamitin natin. So anyway, hintay na lang natin yung amplifier na magda-drive sa mga ganito. Especially yung una natin kasi i-demo yung D15. Ayan. So hintay na lang natin yung ampli kasi sabi nila darating ngayon. So hintayin ko muna bago tayo mag-ano. So kung hindi naman dumating, siguro magpa-part 2 na talaga tayo. Kasi hirap na hintayin. Hindi natin kontrolado yung logistics. So ayan, carbon load test. Ayos, walang disalign. So yan mga sir, wala po yung disalign. Yung nga lang, parang malambot lang yung play ng sub natin. Kasi siguro, hindi na siguro pinasobra ng 3T dito yung carbon fiber niya o yung cone niya. Kasi kung masyado matigas, di kaya sa ibang speakers na medyo hindi gumagalaw yung nito yung play nito. Ito talaga malambot. Pero alam naman natin na carbon fiber naman siya. Test natin na matibay naman siya. And hindi na yuyupi ng dali-dali. Hindi lang natin tamaan dito kasi parang mas sure ball na mayuyupi dito eh. And para cosmetics na rin kung pangit dito hindi maganda tignan. Kaya dito lang natin itest sa gilid. So syempre naman mayuyupi talaga to kung dito sa gitna. Pero hindi naman na naiepekto sa sound quality. Yan lang yung ko medyo malambot yung niya. Yung play niya. Compare natin sa mga ibang speakers gaya ng live. So ayan mga sir, update tayo ng mga kapagod ng ampli. Ayan na, dumating na sila. Dalawang sun and dalawang moon. So medyo tayo ng delay tayo sa setup ngayon. Siguro hindi tayo makakapag-soundcheck or magpa-part 2 na lang ako kasi halanganin na yung mga 4 p.m. na eh. And naligpit ko na rin yung mga boxes kasi bigat. Kaya siguro hindi tayo makatesting ngayon. Saka siguro sa part 2 na lang. So ayan na mga sir, ng 4 na ampli po yan. Dalawang moon, dalawang sun. So, kita-kits na sa sunod na vlog sa mga sir sa part 2. Thank you guys panonood.